Hello, hello, hello everyone. So yan guys, kung napanood nyo or nabalitaan nyo yung nangyari dito sa Dubai, yung talagang napakalakas ng ulan, yan, nakita nyo na maraming mga sasakyan ang lumubog sa baha. Maraming mga establishment ang nagsasarado at maraming mga malls ang pinasok din ng baha. At pati yung metro station dito sa Dubai talagang totally non-operational dahil sa na-stop siya dahil sa lakas ng ulan at maraming mga sasakyan ang nakita nyo sa news, sa TikTok. Maraming mga sasakyan ang talagang lumutang din sa baha dahil sa lakas at sa lalim ng tubig. Isa sa pinaka-deadliest na baha na ulan na nangyari dito sa United Arab Emirates. Nangyari 3 days ago. So kahit na kami sa sarili namin, 2 days hindi kami nakapasok dahil talagang black na black yung daan. Sinubukan namin from office nung umuwi kami dito, talagang yung sasakyan stranded talaga. And muntik na rin kaming may stranded sa baha. Kung it's just a matter of hour, after 1 hour, kung hindi kami nakarating sa bahay, maaaring yung sasakyan or maaaring kami nasa baha din. So it's deadliest rain na nangyari-yari dito sa UAE. I believe it's the last na nangyari itong ganito is 75 years ago. So Saturday ngayon, walang trabaho. So nakikita nyo early morning dito sa Dubai, yan. Napakaganda nung umaga ngayon. So ang gagawin namin ngayon guys ay magbabay kami. Titingnan natin yung state ng Dubai kasi itong lugar na pagbabay ka namin ngayon talagang binaha siya. Wala kang makikitang ground kundi baha talaga yung nasa surface niya. So try natin magbike-bike ngayon nang tingnan natin kung totally recovered na talaga yung state ng Dubai. Mga bikers pala dito, mga scooter drivers, mga nagbabike. Yan, pagtatawid tayo sa lane, ito sa mga signal, kailangan bumaba tayo sa bike as per the UAE rules. So kailangan din bumaba. Huwag tayong tatawid na nagbabike kasi pwede tayong ulin. At dito, may mga certain place talaga na may bike line. Yan, dyan ka lang pwede. Otherwise, pag nakita ka ng police, pwede ka nilang ulin. So yan ang isa sa mga rules ng UAE ng Dubai na kailangan natin sundin para iwas problema. So yan. You're on the wrong way of the way. Sorry. Guys. What guys? How are you guys? Dubai changed the speed limit to 20 kilometers yet on my cuts din cannot catch up. So meanwhile, ito yung street ng Dubai after the rain. Yan. After the rain, nakikita natin medyo clear na siya. So wala nang problema. And yeah, one thing sa pinaka the best dito sa lugar na to guys, pag may mga calamity na ganito, talagang they are ready, alam mo, prepared na prepared sila pagdating sa mga ganitong ini natural calamity. Talagang isipin mo yung content ng tubig dito, talagang buong street ng Dubai talagang lumubog sa baha. Pero ang ginawa nila, may mga ano dito may mga tanker, yung mga malalaking tanker na talagang nagsisip-sip ng tubig na para mabilis yung pag baba ng level ng tubig. So may mga tanker sila, napakalaki yung ginagamit nila pag ano, yung ginagamit nila pag tanggal ng tubig baha dito. And napakabilis niya. Ito yung dapat nating gawin, yung mga ganito. Nandito tayo, malayo tayo sa pamilya. Ito yung mga dapat nating gawin para mag-keep yung activity natin. So yan, napakaganda, nakikita natin. After the rain, tuloy pa rin ang ligaya. Ito yung ginagawa nila dito. So your mother want to go to buy karakchay. So yan. Guys, even in the morning karakchay one. Then what you want to drink karakchay? It should be guys, morning, guys, yeah? Guys. She would rather have karakchay instead of water. Like if she's thirsty, ano karakchay. So look at this girl. She want to drink karakchay. So yan guys. Yeah, the famous samosa and yeah, samosa and iwan karakchay. So yan, dito tayo ngayon guys sa lugar na to. Yan, umaga ngayon, nagbabike-bike tayo tapos dumaan tayo dito sa karakchay. Yan, si Batang itong yung karakchay, early morning karakchay. So yan, look itong mga to talaga, karakchay hunter to eh. Samosa, how much? You want to eat samosa also? You don't want karakchay but you want samosa, Ishan? Come on, man. What's the problem? No. See, you have no problem when she's in karakchay. Okay, because you like samosa, you want to eat samosa, there is no problem. Yeah, but
Umi, when she like to drink chai, you will ask why. See, look, I got you. Because I thought you won't allow it. Karak chai girl, look at he's that. He's a shawl with cover, so you make like this. Oh. Like this. And then? So it's Starbucks. And about it, how's the samosa, man? Brother, just tell me if you're jealous. Why you like samosa? Brother, just tell me if you're jealous. I'm not jealous. Because after this, I will go to Pak Darwan and I will eat in Pak Darwan. Look. The Karak Chai girl and the samosa man. Yeah, ito na yung Street of Dubai ngayon, back to normal compared dun sa mga dun sa araw na talagang super ulan dito. So ngayon it's back to normal, transportation is back and people is back to their work. So yan, medyo nakikita na natin yung normal na araw-araw talaga na daily routine ng street ng Dubai, talagang nakikita na natin. And may mga certain places pa rin dito na black siya dahil may mga inaayos ng mga signal, inaayos ng mga talagang yung marami pang tubig. Pero all in all, back to normal. And yeah, sana hindi na maulit uli itong ganitong problema, trahedya dito sa Dubai. So guys, while biking, may nakita akong important information para ma-share sa inyo guys. Kasi recently, kung naalala nyo, during Ramadan, maraming mga bikers ang talagang nahuli. Kinuha yung bike nila, yung scooter. Maraming mga kababayan natin ang nakuha na ng mga bike at saka scooter. Hindi lang kababayan natin, but the other nationality also. Maraming mga bike at saka scooter ang hinuli dahil sa hindi pagsunod ng rules ng cycling or biking or any street rules para dito sa Dubai. So yan, ito yung mga rules. I-zoom nyo na lang guys. Yan. Ito yung mga rules na dapat natin sundin para safe tayo sa pagbike dito sa Street of Dubai. Ito, pag susundin mo yung mga rules na yan, sigurado safe na safe ka. Kung meron tayo dito ay parata, roti, trade over. And chicken. So yeah. Try this one. It's very nice if hot. Show me how you try. Only that? Oh, ano about my boy? Wait, the parata is still very hot. Buffering? What is that? Sabar. What does that mean? Sabar. Hello, hello. Sure, but you I saw this, this. Okay, you know, it's the heat. So first, guys. I'm poor. Guys, paborito natin ngayon ay yeah. Ito na ngayon. So, let's have our request. Nagpapago tayo sa bike. So, finally, ito naman yung ano natin eh, routine eh. After biking, kahit ito yung paborito natin. Yeah. So, come, that's it. And thank you for watching our video guys. Kung nanonood kayo ng video na to, please subscribe. Kung hindi kayo nanood at natagpuan nyo itong video na to, please subscribe. At kung nagustuhan nyo itong video na to, subscribe. Kung hindi nyo nagustuhan, please subscribe also. Bye-bye. Thank you.